Samahan niyo ako sa Pakpak. Paco Park ay unang pinangalanan bilang Cementerio General de Dilao. Dahil noong pananakop ng mga Espanyol, ito'y inilikha bilang libingan ng mga mayayaman na Espanyol na naninirahan sa Intramuros. Isa pang kaalaman, alam niyo ba na si Dr. Jose Rizal ay una ding nilibing dito sa Paco Cemetery matapos siya barilin sa Bagong Bayan noong 31 Desyembre taong 1896. Pero ang kanyang mga labi ay nailipat na sa monumento sa Rizal Park. Kumusta? Magandang buhay? Isa sa mga pinakamagandang bagay tungkol sa Philippine tourist spots ay mga ancestral houses na kung titingnan ay hindi na-appreciate ng karamihan. Ngunit ito ay hindi lamang refleksyon ng kasaysayan, kundi na rin refleksyon ng buhay ng mga tao sa bahay na iyon at kung ano ang arkitekturang umiikting sa panahon na iyon. Ngayon, tayo bumalik sa kasaysayan at ating tingnan ang infrastrukturang tinirhan ni Jose P. Laurel na minsan tinawag ng tahanan. Tara sa Villa Pena Francia! At para sa dagdag na kaalaman, alam niyo ba na ang ari-ariang ito ng dating presidenteng Jose P. Laurel ay ibinuo noong 1864 pa by Spanish Count at nakasurvive naman mula sa Philippine Revolution at kakilakilabot na Philippine-American War na tumagal ng 3 taon noong 1899 to 1902. At hindi lang yan. Abat nakaligtas din naman ang bahay na batong ito sa 3 malakas na lindol na nagdulot ng malaking pinsala sa maraming istruktura dito sa Kamaynilaan. Kaya't hindi may kakailang matibay at hanggang ngayon ay nananatili pa rin nakatayo ang dating tinarahan ng halos 29 na taon ng pamilyang Laurel na hindi naglaon ay tinawag ding Villa Pena Francia na isinunod sa pangalan ng katabi nitong kalye, ang kalye ng Pena Francia. Kaya't ating balikan at huwag kaliligtaan ang ating kasaysayan. Kapag lumaan man ang panahon, hindi mawawala sa kasaysayan ang mga ancestral houses. Sa susunod na pupunta kayo ng Paco, Manila, ating bisitahin ang Villa Pena Francia. Bilang sign ng friendship between the Japanese